hindi. Eh, dalawang back yung stock namin. Kasi, anim na pala, first book. Kaso ako eh. Umabot na sa loob ng bahay namin yung stock namin. Hindi ka sa amin, sa loob ng bahay. Stock po yan. Kasalan na. Tulit. Yung ano yung terrace namin, sobrang sikit na. Nakapanginabot yan, hindi ko akalain. Kaya yung loan-loan ko rin sa ayan yung backlog. Bulit din yun, kasi pinag-expand din yun. Yung pinapasok. Magami yung utang? 300 yata. 300k? May, inaano ko nga si Chaya mag-ganyan eh. Gagi, Char! Ano gawin mo? Lahat ng bagong nagpapaupin na pumilit ng bauwang. Banata na ano natin. Kahit na lang siguro. Basta. Manage. Manage, manage lang. Pero mag-start na siyang maging matapang. Oo nga. Sabi niya kasi. Eh lang. Nakakatakot diba? Matakot. Nakatakot nga siya. Sabi ko. Naramdaman ko rin yan dati. Natakot ka. Sabi ko. Natakot. Inano ko. Natakot ka. Pero di ka natatakot na yung buhay natin. Hiram lang. Mali mo bukas. Mga tayong sila saan. Ayun yung naging motivasyon ko pa kung bakit tinanong din yung malaking pera na yun. Yung risk ko araw-araw, bumabiyahe ako. Tagi. Mas risk yun. Kumbaga. Mas risk yun. Buhay yun. Eh. Buhay yun. Pwede ko sa iglap isang araw, isang biyahingan mo lang. Walang makakapagsabi. Ang mabuhay, risky na talaga eh. Pag-gising ka lang, risky na. Pag-tulog, risky na. Risky na eh. Yun yung mga naging motivation ko. Oo. Na napakadaming risk sa paligid. Nasa yun na lang kung paano ito ko, kung ma-manage. Hmm. Yung namili ako ng risk ko. Sige, kung wala ko itong plan, sige na ito. Kung isip ko noon, may pick-rate ko ako. Pag ito, binili ko ng investment sa ito. Lalaki ito. Pero hindi, buti na lang, hindi ko yung loan sa ito. Ang ginawa ko, yung kalahati, pinagpunan sa negosyo. Pinag-expand. Pina-expand namin kasi may existing na eh. So ang ginawa namin, pinatibag namin yung pagkat, di ba? Kaya nagkaroon ng pangalawang bigasa, di ba? Yun. Ngayon nakikita ko na yung resulta. Nakikita ko na yung resulta ng hirap namin. Ano na eh, almost 1 year pa lang yung tindahan namin. 1 year pa lang. Last year lang nag-upin. Di ba, galing kami kondo, di ba? Oo, kondo. Di ba, kondo kami natala. Umuwi kami dito, mga bandang ano yun eh. September yun. Yata. Around ganun ba, September. After nun, binalik namin yung tindahan namin. Printing. Bumiliwit kami ng printer. Kasi diba, binalik namin kaya lari yung printer namin. Bumiliwit kami ng printer. So, malakas ulit yung, malakas yung printer. Malakas yung printer. Sa printing tool. Ang ganda. Lakas. Masin. Pasukan pa, no? Oo, ang ganda. Sobra. Kasi sa pinaka mag- kaya nga siguro yung mga mag-sali yung speed dahil sa printing. Hindi sa computer shop talaga. Ang lito nakita sa computer shop, sa totoo lang, yung mga computer shop, yung mga nagrenta, ang lito nakita doon kasi isang oras mong aantayin bago ka magkaroon ng 15 pesos. Mm. Kada unit. Eh, yung kuryente. Kuryente, yun. Mahal to. Tapos yung space na kinukuso mo, laki yung renta mo, laki kasi laki na space mo. So yung 15 pesos per 1 hour per unit, ang lito nun. Yung mo, kita mo sa Red Horse, 20 pesos. Mm. Isang bote. Oh. Hindi mo siguro gusto nyo magbenta ng Red Horse kaysa magparent ng computer sa loob ng sa oras to consume. Tagal nun, computer, eh ala, Red Horse. 100, isang bote, 20 pesos lang to buo. Hindi doon ka na lang. Kaya naisip mo talaga, yung sana sa restaurant, best business. Kasi ano, limitless eh. Kasi pag sinabi sa restaurant, sabihin, binibenta mo yung pangangailangan mo sa paligid. Mm-hmm. Ayun, kasi may demand na, sabi, kasi sa restaurant store kayo, may demand na yung item mo. Ganda mo na lang yung presyo. Tatalunin mo lahat, ganda mo lang yung presyo. Minsan, mas mura pa kami kay Jonas eh. So, sa ngayon nga sobrang dali na magnegosyo eh. Kahit wala kang puhunan. Yung sinabi ko, ito isi, yung sa TikTok, napakadami lang yumaman dyan. Affiliate marketing. Duruin mo. And in-imagine ko nga, shit, ang lupitan ng mundo. Kasi, guruin mo lahat ng produkto sa mundo, produkto mo na. Hmm. Yun naman yung inaano ko ngayon. Kahit wala kang pahira, lahat ng produkto mo na eh. Lahat ng produkto sa TikTok. Oo, ma-advertise mo lahat eh. Ito, bumili ka dito, pasa, mayroon yan. Oo. Uminom ka lang ng ganyan, oh.
Tapos ilagay mo na yung link ng ano, ng Yellow Basket. Kung saan mo nakuha ang kagaya niyan. Yun na, may komisyon, may bumili doon. May komisyon ka na ron, mga 10. Depende sa presyo. Pag alam mo 1,000, para 2,000, mayroon kang 200, ganyan, 300. Dahil kung naman yung komisyon ka. Ang dami ko na komisyon sa TikTok. Affiliate marketing ako eh. Dami na, hindi ko na mabilang. Gusto po, direkta na siya, di ba? Pag may, pumapasok lagi sa amin, Gcash eh. Ayos ba? Nalawin mo para sa TikTok? Oo, nagulat na ako eh. Alam ko, ano yung simulan mo lang? Simulan mo lang. Ano? Maniwala ka lang muna na kaya mo. Yun pinaka the best eh. Maniwala kang kaya mo. Kasi pag di mo sila, ay, hirap yan, di ko kaya. Hindi mo na talaga, di talaga. Tapos nakikinig ka pa sa opinion ng iba. Oo. Kasi ano nga, kapag inopit ko kay DC yung tukol sa trip ko, close-minded siya. Inaano niya na, lumilihis na siya eh. Oo. Inaano niya, parang, hindi ko ano yan eh, hindi ko kasi ano yan eh. Wala, ganyan. Sabi ko, ay, ako, ganoon din ako dati eh. Patagal na ako may ideas sa trading, pero hindi ko yan, hindi pinapasok. Kasi feeling ko, hindi kaya ng utak ko. Dati, ganoon ako mag-sip. Feeling ko, hindi kaya ng utak ko. Ngayon, naano na inaral mo. Sinindihan ko talaga. Kumbaga. Dinedicate ko yung sarili ko. Ngayon, nai-inlove ako tol. Kasi nga, yung frequency, dati hindi mo pa kaya eh. Hindi mo pa reach yung frequency ng crypto eh. Eh, nag-upgrade ka. I-upgrade mo yung ano mo, kumbaga yung program, yung ano mo, memory card, kumbaga yung utak mo. I-upgrade mo yung sistema mo. Yun, na-reach mo yung level ng crypto. Yung level ng mga dating, hindi ko maintindihan na po. Oo. Mga po dati na yung master bot eh. Hindi ko talaga, nawiwintang ako sa mga terms, sa mga vocabulary, hindi ko talaga maintindihan. Kaya ang galing, you know, i-upgrade mo pala yung kailangan mo i-upgrade yung mindset. Kailangan mo pala i-rewire. Ginawa ko puta. May pinanood ako, di ba siya, tinabi ko na sa'yo. May pinanood ako yung ano, YouTube. Isang YouTube content lang siya na, ano, parang 30 minutes ato, 24 minutes. Hindi ko maintindihan yung mga pesa sabi. Pero inulit siya ng isang buwan. Basta ilang linggo rin. Every time na uwi ako, doon nakatingala pa kami sa kondo, tapos ako lang mag-isa, di ba? Iniwan nila ako nilapas yung sakit ko, di siya sila. Every time na uwi ako galing trabaho, upo ako, busa akong TV. Yun at yun yung panonorin ko. Technical analysis, how to do technical analysis. 24 minutes yun. Paulit-ulit mo yan, ilang solid yun. Di ba, uwi ako, 4 PM. Pagkalapag na pagkalapag ko sa bahay, piplay ko na yun. Umaabot ako ng alas 12 ng madaling araw, paulit-ulit kong piniplay yun. Hindi ko maintindihan mga una. Ito, mga 3 days na, 4 days na. Kumapasok na. Parang ano ah. Parang may magic talaga. Yun ang totoong ano, pag-aaral. Yun may magic. Ito na-absorb ko na, naiintindihan ko na, nakikita ko na, naiintindihan ko yung kada chart, yung kada kandi, naiintindihan ko na yung meaning. Dati po tayo na-eliminate talaga ako dati. Parang akong... Kumasok sa ibang mundo, parang ganon. Parang alien talaga. Parang alien. Parang foreigner, parang Pinoy na pumunta sa Kazakhstan, sa Iraq. Yung mga hindi umintindihan yung mga salita. Ganon yung pakiramdam ko. Inireprogram mo yung ano mo, mind mo, tapos in-upgrade mo sa level nun. Tapos suabi. Nung naiintindihan ko, pwede ito ah. Kaya ko na. Sabi ko, kaya ko na. Dumating na ako sa point na sinabi ko sa sarili ko, kaya ko na. Pwede na ako mag-research ng ibang content. Kasi naiintindihan ko na ito. Na-master ko na. Kapsado ko na yung mga vocabulary. Harap ako ng ibang content. Marami pa pala. Malawak pa pala. Marami pa pala, oo. Yun nga, yun din yun na ano ko. Na simula ng mga natututo ko, marirealize mo na sobrang dahil wala ka pa palang alam. Dahil pa pala hindi alam. Oo, parang ganun. Ngayon, dun mo mapuprove sa iyo, pag nandun ka sa stage, dun mo mapuprove sa iyo na ikaw ba tutuloy pa. Kasi minsan mga overwhelmed ka, sobrang daming information. Overwhelmed ka, pero kaya ko pa ba? Eh, nalagpasan ko yung stage na yun. Kaputa ngayon, nandun ako sa stage na nai-inlove na ako sa chart. Nandun ako sa stage na parang nare-relax ako pag nakakakita ako ng chart. So, parang nag-meditate na gano'n. So, yan, pagpapayan na ako sa stage na naka-open ko. Ito. Ito yung mga chart. Okay, yung mga ganyan chart. Pag nakakita ako ng ganyan, parang ako na ano, mapayapa. Parang payapa yung isip mo. Nandun ako sa puta. Na dati parang stressful siya sa akin. Ngayon, parang ako na ano, kalma, na kumakalma oo, kapag nakikita mo. Oo, ganun. Para ko, basta parang ang sarap na sa patanya.
Oh, oh, okay, solid 'yan. Na-inlove na ako sa ano, sa chart. Dati na-stress ako eh. Parang ang dami kong kailangan i-drawing, ang dami kong kailangan i-guhit. Dati, parang ang dami kong dapat i-analyze. Ngayon, hindi. Nakikilala ko rin yung sarili ko na ano, talaga pala ano to, game of probability. Wala pala talaga accuracy sa trading. Wala pala talaga 100% sure. Talagang papataasin mo lang yung probability mo. Paano mo papataasin? Aralin mo. Yun lang. Talagang ano, emotion lang. Emotionless trading lang. Yun yung nakita ko, realize ko. Maging robot ka lang sa trading. Ang ano, laki na pinagbago ko doon sa ano. Simula nung natutunan ko yung guide. Simula nung lumalim ako sa trading. Nawala na ako ng gana sa ginagawa ko sa trabaho. Sabi ko sa heaven, wala na akong interest magdagdag ng skills sa trabaho. Napakagaling mo pa naman sa AutoCAD, no? Sa skills. So, parang sayang. Hinahin na yung mga status. Sabi na natin, pwede pa na bata-bata pa, pwede pa ako mag-abroad, wala siya inventahin. Pero so, iba talaga yung ano sa crypto. Eh, iniwala ako sa mga sabi na tatay na, ang laki talaga ng opportunity ko. Malaki yung bentahin ko sa market. Sa career na meron ako. 10 years na experience ko eh. Oo nga, ano, mas lalo pag nag-abroad, sabi niya pag nag-abroad ka. Malaki talaga. Totoo yun. Pero, yung sabi ko sa rin ko kasi, hindi naman time. Hindi na talaga pera yung target ko. Time freedom talaga eh. Kung pera-pera lang yung goal, sige, abroad talaga ako kung pera-pera lang. Hindi kasi yun. Hindi kasi yun yung point ng buhay ko eh. Sabi ko sa rito, gagawa ko ng magandang story ng buhay. Sisimula ko na to. Ngayon nag-design ako. Yung warrior in me, lalabas na. Kasi magagawa ko na yung gusto ko eh. Oo, totoo yun. Ang mahirap nun, sobrang risk nun. Ang taas na risk na ginawa ko kasi, yung nga, hindi, yung average sa Audi, hindi naman normal, hindi naman average. So, baga, equivalent to times 4. Normal na empleyado, times 3 times 4. Kumbaga, yung pwesto mo, pangarap ng iba yan eh. Oo, pangarap ng iba. Tapos, let go mo lang. Tapos, let go mo para sa higher purpose. Hindi lang sa higher money, higher purpose. High purpose, purpose talaga. Yung naisip ko wala, no? Kaya ati sa siya kay Lasitana, na lumalaki ng income. Yung naisip ko, So, habang lumalaki yung sahod mo, lalo kang malalaki sa trabaho. So, lalo kang malalayo sa sarili mo, sa gusto. Mas lalo kang malalayo sa passion mo, tsaka mas lalo kang malalaki doon sa pag-iimpiyado mo. Totoo. Nag-worry ako kaya sa siya kay Titana. Titana lang nangyayari na. Nalalaki na siya. Dati pangarap niya lang na magkaroon ng perang malaki para makauwi dito, makapag-negosyo, makapagsama-sama siya ng pamilya. Ba yun yung goal niya dati? Na makapagsama-sama siya, makapag-ipon, makapagsama-sama, mabili yung kotse, kabayaran ng kotse, bayaran yung bahay, bayaran yung bahay, ito. So, more than nasa dati niyang pangarap yung nahawakan niya ngayon. Pero, ang nangyayari, like, dahil sa nakatikim na siya ng gano'ng kalaking income, nag-aaral na siya ng other ano niya. Pero, okay lang naman yun, pero, sana, ano, hindi lang laging tungkol sa material na bagay yung goal. Kasi yun yung nakikita ko, parang nalalaki na siya doon sa idea na may sahod siyang ganito kasi. Nalalaki na siya. Yun yung tinakasan ko. Nag-escape ako. Kasi nakakaano talaga. Ano yun? Kumbaga lason daw yun eh. Yung salary, para siyang ano? Bait siya. Oo, pain siya. Pain, para kalimutan mo yung pangarap mo. Bait siya. Yun yung isa sa mga ano ko tol eh. Nilaban ko sa sarili ko. Na kailangan kong tumakas sa sahod na to. Kailangan kong tumakasan. So, never pa ako nawala ng trabaho. Kumbaga, lumaki yung sahod mo. Lumaki rin yung ano mo eh. Kapal lang, ano mo. Oo, ganun. Collar mo. Oo. Parang ganun eh. Habang lumalaki yung sahod mo, lumalaki rin yung kadena mo. First time kong, ano, maka-experience na yun. Walang pumapasok sa bank ako. Kasi simula ko rin mo, di ba, nag-gadget ako, trabaho agad ako. Tapos, hindi na ako nahinto eh. So, after yung Kiyona, may nilipatan agad ako eh. Never talaga ako napahinga. Ngayon, hindi na mama ko nangina kasi wala pa akong 10 years talaga sa direct buhay sa NBC. So, hindi pa ako pensional talaga. Sabi ko, ayoko sa kasirasahan yun eh. Pero lang, ayoko mag-independent sa government. Ako din.
Kasi, ganun pa rin yun. Nasa sistema ka pa rin. Hindi pa rin nakataka sa Matrix. Lumamig na yung